Ayun nga pala, bago ko rin po makalimutan, so congratulations to all the Wallastics, Plastics and Apples out there dahil meron na po tayong 300 plus subscribers. So sabi nga nila, we are now on grade 3, ganun pala yung tawag doon. So kapag naka 100 ka, grade 1, so kapag 200, grade 2, so kapag 300, grade 3. So we are now in grade 3, so konting hirap na lang at atin nang makakamit ang 1,000 subscribers, God's willing. So again, congratulations po sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe. And thanks to the VLS families na again made the subscriptions possible. So yun nga, tingnan na natin yung ating budgeting. So, yan nga po, as mentioned, so ito po may Excel, may separate na Excel file din po ako for my investments. So, dito ko po inilalagay yung mga active, inactive, active and inactive investments, or may ituturing ko na investments, quote and quote, para sa akin. So, nandyan na nga po yung St. Peter na nabanggit ko na po sa inyo kanina at natapos ko na po yan. Nag-start po ako noong March 2015. At natapos ng March 2019. So shout out to Tito Jovan for opening this, for sharing this information to me, kaya ginawa ko na rin po siya. At yan nga po, ito yung major investment na meron po ako, yung apartment. So dyan po napunta yung aking loan dito sa bansang ito. And so far yung kinikita po dyan, yung buwan ng renta na ibinabayad sa amin ay ipinambabayad po sa aming memorial lot. So yan, so ito pong INPC, this is cooperative at kooperatiba, at natapos na po yan. I mean, nag back out na po ako dyan dahil mahirap po yung mobilization. So monthly lang din po ang pagbibigay ko dyan. So kung makikita nyo, ayan, around 11.38% yung aking naging income dyan. At lahat po ng pondo na yan ay nagamit ko nung ako'y nagbakasyon, nung time na sobrang hirap na hirap financially. So dyan ko po kinuha yung aking pondo para sa bakasyon. And ito po, na-scam po kami rito. So yan po yung alaala ng pagkaka-scam sa amin. Maganda sana yung idea, business idea, pero yun nga, kami po ay na-scam. So yan. So jewelry, so nag-try din po ako niyan pero hindi rin po masyadong nag-work. At itong fund ko, so yan, online lending, online lending business po siya or investment, na sa ngayon eh may problema po ata sa website nila, kaya pinula ko po yan, in-assume ko na lang na wala na siya, pero hopefully ay ongoing pa rin po yan. So somehow okay naman siya, kasi nga nagagawa ko namang magpahiram sa ibang tao na hindi na binabalik sa akin, kaya yun na lang po yung inisip ko dyan. Pero at least ito naman po ay nagbabayad naman po ng interest, pero yun nga po, may problema po yung website and until now ay wala pang progress. So ito po UITF sa BPI. So dalawa po yung kinuha ko dyan, yung isa po ay na-withdraw ko na because again, para pambayad po sa hospital kay tatay. So dyan ko po kinuha yung ibang pondo. So may natitira na lang po dyan na isa. And I also have mutual fund with COL, CitySec Online. So hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po ginagalaw yan dahil madugo po ang market ngayon. Sobrang bagsak po. Pero yun nga, inahayaan ko lang po yan dyan. Ang importante eh, nandyan siya. And sooner or later ay magi-green din po yan. Ibig sabihin, magkikita rin po yan. Then also, I have my stocks. So sa CitySec Online din po yan, sa stock market. So I also started doing that. So ang ginagawa ko na lang din po ngayon is ikot pondo na lang po. Hindi na ako nagdadagdag ng investment. Pero hindi naman po ganun kalaki yung aking investment dyan. At yun nga pala, mabalik ako dun sa COL stocks. Kumuha, nag-withdraw din po ako ng pondo doon pambayad sa hospital bills. So kaya sobrang importante po na kumuha po kayo ng insurance para at least ma-cover po yung mga hospitalization needs nyo.
soon in our lives. Ito pong FarmOn, this is my number one favorite investment. So, ikot-pondo na lang din po ako dyan. Nabawi ko na po yung aking initial investment dyan. So, next. Ito, another insurance. So, kaka-reinstate ko lang po yan. Buti na lang po at inalaw nila na mag-reinstate ako. So, 5 years to pay siya. Ito po yung nakuha ko sa mall. Dahil makulit yung agent and napakuha na ako. Pero yun nga, matatapos na rin po this year, yung pang-limang year. So after 5 years ay money back na sila hanggat hindi mo magagamit yung insurance. So ayun. Then ito, bago-bago lang din po ito, farm lot by Grand Cashana Realty. So kung may opportunity po kayo to invest on real estate, ay gawin nyo rin po. Kasi sabi nga nila, ang lupa ay habang tumatagal ay tumataas ang value. So yan. So mababa lang naman po ito monthly, kaya grinab ko na po yung opportunity together with my SFC families in GMA Cavite. At ito po yung memorial lot or memorial plan na kinuha po namin. So again, yung pambayad po namin dito ay kinukuha na po namin doon sa renta ng aming apartment. At syempre, yung pag-ibig fund, yan lang ang tanging pag-ibig na meron ako. Then, SSS fund. Ito yung Sun Life Insurance, yung nabanggit ko sa inyo kanina. At ito po, bago po ito sa akin, IMG Kaiser. Yung health coverage po, 7 years to pay. So, I just started with this with the help of IMG. Then, another insurance po, ito. IMG Most 18, ito daw po yung pinakamababang annual premium na malaki ang balik sa as death insurance. Ayan. At yung pinaka-latest po ay itong WCA. This is a travel business. Nakakapasok ko lang po and looking forward na kapag okay na po ang COVID at malaya na pong makapag-travel ang mga tao ay mag-boost po ang at kikita na po itong business investment ko na ito. So yun po. So yun po yung aking mga investments and I hope na you do start with investing kahit paunti-unti po. At darating din yung time na papaikutin na lang natin yung pondo natin at makakatulong for our financial stability and security in some future time. So that's it po. So yun po. So na-share ko na po sa inyo ang aking financial management or financial strategy or financial stewardship Excel files na hopefully ay makuha na nyo po ng konting inspiration and information. At yun nga po, all you need to do is to take the first step, then magsusunod-sunod na po yan. So yun po, again, that's it for me. Maraming salamat po muli sa lahat ng nagpa-follow or nag-subscribe sa aking YouTube channel, and to those who have not subscribed yet, please do subscribe to my YouTube channel, Epalasticon, and watch all my vlogs. And don't forget to like, leave your comments, or share all those vlogs, especially if you find it useful or inspiring. And click the notification bell so that you'll be updated with all my uploads sa aking YouTube account. So again, maraming salamat po. Epalasticon will now be ending this vlog. So have a great day and God bless everyone.